kanyang angking kagandahan. Nabighani niya ang puso ng isa sa pinaka-maimpluensya, pinaka-kontrobersyal na tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama ng makapangyarihang apelyido na naidugtong sa kanyang pangalan ay isang buhay na puno ng kulay at puno ng kontrobersya. Ngayong gabi, kamustahin natin ang buhay ng tinaguriang Iron Butterfly si Ginang Imelda Marcos dito sa Powerhouse. Ang halos 2,000 square meter property na ito ay nakatayo na nang bilhin umano ng kanyang asawa, ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Isa ito sa mga ari-arian ng mga Marcos na kinumpiska o sinequester ng PCGG nang bumaba sa pwesto ang dating Pangulo. Sa grand entrance, red carpet ang sasalubong sa mga bisita. Naroon din ang family portraits ng Marcoses at isang tila altar ng Sagrada Pamilya. Kamusta po, Mrs. Marcos? Thank you so much for allowing us to visit your original. This is your original house, correct? Yes, with the house of Ferdinand before he was even member of Congress, before he entered the politics. So yes. When you were newly married, this was your house? Yes, this was where he brought me in 1955, actually, 1955, because we were on a honeymoon for more than a year. Correct. So this must hold a lot of memories for you. A lot of memories. Uh-huh. And we have, every so often, when we want to have a close-in family. Bonding of the family. Yeah, here, and the grandchildren. Uh-huh. Unfortunately, it is not so well taken care of because it has been sequestered. Uh-huh. And every so often, they try to bid it off. Fortunately, nobody wants to buy it. Fortunately, nobody wants to buy it. Because they know the real legitimate owner. So you have in the middle an open atrium here with a small fountain. During that time, naniniwala na ba kayo sa mga feng shui sa bahay? Hindi naman. Pero at that time, pinagsasabihan kami ng mga inchik na parate na ito daw is the head of the dragon. Kaya good luck daw dito parte ng San Juan. I see. Kaya nilalagyan nila ng opening dito ng open space. Nang lisanin nila ang bahay na ito, marami raw sa kanilang mga orihinal na gamit ay nanakaw ng looters o di kaya ay itinabi ng gobyerno. That altar of the Santo Niño is original. That was there before. Yes. Yeah. You were the one who built that. Yeah, because that you altar. See, from our house, ancestral house in Pandacan, the church there is Santo Niño. The Santo Niño is the patron saint. Opo. And then later also Tacloban is still patron saint is Santo Niño. Yes. So we have been bringing this image of Santo Niño everywhere. Everywhere it's you been go. Part of our family. Maski ilang dekada nang abandonado ang bahay, bakas pa rin ang pagkaglamoroso nito, lalo na sa dining room kung saan tila bago pa rin ang 18-seater long dining table. This is the formal dining room, ma'am. This is the only thing, furniture that was not taken out and not stolen during our absence when we were in exile in Hawaii. Because of the size, of the size so big. This is one piece. Ano po? Yes. Would you remember distinguished personalities who dined with you in this dining room when you were still residents of the house? Well, VIPs, foreign VIPs and national also, when we wanted it more confidential and more personal, the meetings with them and leaders of the party or the government, we would meet them here. Wow. So if only the walls could speak. Yes. It has many stories to tell. Well, but I'm sure that what is nice is it has so many beautiful stories to tell. Yes. Mula kisame hanggang dining table at upuan, maski ang sahig, all wood na madalang nang makita sa mga bahay ngayon. Ang dating family room naman
ay ginawa ng museo na kung saan naka-display ang mga alaala ng dating buhay ng mga Marcos. Ang mga painting nina Imelda at Ferdinand na dating nakasabit sa Malacañang ay dito na itinago. Makikita sa painting na ito ang matikas na si Ferdinand sa kanyang barong at si Imelda naman sa kanyang signature butterfly sleeve. Ang salitang imeldific, kapag tiningnan sa diksyonaryo, ay nangangahulugan daw na ostentatiously extravagant o yung sobrang langya. Ang salitang ito raw ay hango mismo sa marahil pinakatanyag na first lady sa buong mundo, si Imelda Romualdez Marcos. Let's talk about your childhood. Maybe it comes from your childhood. What kind of childhood did you have in Haiti? I have been blessed with such a happy, cultured childhood, and a very, very happy childhood, and a childhood full of love. And I was in the middle of 11 children. Yes. And I had 5 masters, and I had 5 slaves, so we had called them, because I was in the middle. Okay. So I was balanced, sort of. But what was nice was I had a very cultured family, and my father was doctor of laws. So saan po nanggagaling yung mga kwento-kwento ng inyong kabataan? Eh kayo'y api-apihan, kaya ika naging masyadong grandioso sapagkat ika eh kayo'y deprived when you were young. There are stories of that sort. Hindi totoo din man yan kasi nung maliit ako, kaya that was the time of Shirley Temple. Yes. Yung title, ng subtitle ng isang chapter ng kanyang book. Yung kanta kong naalala ko sa nung tempo niya, nung And the Good Ship, Lollipop, It's a Nice Trip, and the Bonbon Plane, Lemonade and Chocolate. I remember, pagka merong bisita, merong round table doon sa malaking sala namin. Mm-hmm. Tapos, ako naka pleated na, naka-curly top na ako, tapos eto na ako mag-Shirley Temple show na ako. Ang kanyang ama na si Vicente Lopez Romualdez ay galing sa isang may kayang pamilya at may-ari ng plantation ng abaka at nyo. Si Imelda ang panganay na anak nito sa pangalawang asawa na si Remedios. Tubong Tolosa, Leyte ang pamilya Romualdez. Ngunit malaking bahagi ng kabataan ni Imelda ay sa Maynila niya ay ginugol. But you were the eldest of your brood, eh? The second, kayo po ang panganay. Oh, panganay. Oh. Did that carry some responsibilities and duties sa inyo with your siblings? Yes. Ah, meron. Nung namatay ng nanay ko, we were brought to Leyte. The Romualdez family was one of the prominent families there. We had dozens of maids. But baliwala ka, how many times did I go to school without even one pandesal? Because one of the dozen maids forgot to buy pandesal. Uh-huh. How many times did I go to bed crying? Kasi one of the maids, the dozen of maids, forgot to cook rice. Sa exclusive Catholic school sa Leyte nag-aral si Imelda at nakapagtapos ng kursong education sa kanyang pagdadalaga. Hindi maitatago ang kanyang agaw pansing kagandahan. Ito nga ang kanyang naging tiket para sumali at manalo sa mga beauty pageant. 4 sa mga beauty titles na napanalunan niya ay ang Rose of Tacloban, Miss Leyte, Miss Philippines at Muse of Manila. Sa edad na 84, aninag pa rin ang gandang minsang naikumpara sa U.S. First Lady na si Jacqueline Kennedy. From the time that, you know, you were First Lady, nobody could challenge that. Mm. That you were a beautiful woman. Up to now at 84? 84? 84. Yes, you are such a beautiful woman. Meron daw kayong secret, eh. Of course. Ah, meron? Siyempre. Of course. Can you share the secret? Attitude. And values. Okay. Attitudes and values. What I see all the time, hindi ako naghahanap ng pangit. Ang nahanap minsan sa basura,
nakakahanap ako ng kagandahan. Ng kagandahan. Alam niyo na itanong ko po yung tanong kasi may mga chismis eh, kayo daw ang unang-unang Pilipino na nakapag-stem cell therapy. Totoo po ba yun? Sabi nila, kaya ikaw, magandang-maganda si Mrs. Marcos because she goes to where? Out of the country. I believe in it. And I was one of the pioneers in it. Hindi nang magpapaganda. Ang dami ko ng stem cell pumapangit pa nga eh. Wag na. Hindi po kayo nagpapa-stem cell? Kung ako, magpapa-stem cell ako kung kailangan. Bakit hindi? I believe in it because it is not foreign. But ang importante dito, ang katotohanan nito, I started the stem cell in 1971. Okay. Sila Dr. Bernal, for instance, yung balik scientist. I started it. What do you mean by you started it? You tried it? We started it, yung stem cell, because nag-i-stem cell sila galing sa goat. Si ni Hans, pumunta pa dito, binisita pa kami. Okay. Mag-i-stem cell kami, daw kasi goat. Eh sabi naman namin, bakit goat? Wala ba tayong makukunan na human stem sa human? Oo daw, ayan na si Dr. Bernal. Okay. Pwede pala. Ngayon, talagang accepted by a good number of people. Uh-huh. Naniniwala ko stem cell, yung galing sa atin din. Human stem cell. Human. So it's not true na kaya daw magandang-maganda kayo up to your age is because of that. Pagkakailangan, gagawin ko. Bakit hindi? Wala naman sa mga akin naman yun eh. Sa living room ng pamilya Marcos, makikita ang magarbong European period furniture. Ngunit hindi ito ang unang mapapansin, kundi ang dalawang malalaking painting ng unang ginang at dating Presidente Ferdinand Marcos. It was one of the gifts to the President, myself, the President's portrait is there. Uh-oh. It was done by Basuki, one of the great painters of Indonesia. It was a state gift from the King and the Queen of Thailand. Uh-huh. So, ibig sabihin po ba, Mrs. Marcos, nung bumalik kayo dito, nakita nyo ang bahay, in shambles, walang laman, walang nothing. So, inano na kayo na lang ulit na nag-refurbish. Nag-refurbish ito. Ah, tsaka, I see. Yung mga iba naman, pinago yung mga bagay-bagay. Yes. For us, they kept it and kept it while we were away and then gave it back to us when we came back. Uh-huh. Yes, but really, ni floor wala ito. Mm-hmm. Talagang masyado kami pinersecute at hinubaran ng gusto. Oo nga. Dati raw puno ng mga painting at mamahaling muebles ang sala na ito. Ngunit halos wala nang natira. Liban na lang sa mga feng shui decoration na pawang mga regalo at mga souvenir mula sa mga biyahe nila sa ibang bansa. Isa rin sa mga maswerteng natira sa bahay ang larawan ng marahil pinakamahalagang yaman ni Imelda, ang kanyang pamilya. Taong 1953, Congressman pa lamang ang nooy 36 anyos na si Ferdinand Marcos. Nagkakilala ang dalawa sa isang sesyon ng Kongreso. How old were you here in your story? 23. So my cousin speaker said, punta kayo sa cabin, doon sa canteen. Matagal pa ito si Marcos, matagal pa itong atake niya sa budget, sabi niya. So pumunta naman kami sa ng aking cousin-in-law. Si Pas Gueco Romualdez, yung asawa ni Daniel Romualdez, speaker. Punta kami doon. Nung nandito kami, hindi nagtagal, nag-break yung session. Pumunta si Juan, siguro nauhaw si Marcos, pumunta doon sa... Canteen. Opo. Nung nakita niya ako, lahat ng tao, please, sino pakilala mo ako, pakilala. Parang kinuha siya at introduce si Gonzales, si Congressman Gonzales. Nung papakilala na sa akin, sabi niya ganyan. After 20 minutes, sabi niya, you know, Ms. Romualdez, if you will allow me, I'll marry you right now. Sabi niya, will you marry me? Uh-huh. How did you feel? Sabi ko,
How can you marry Capresco me? Is the most sabi niya, how can you marry me? Only you met just me only 10-15 minutes. I mean, this is love at first sight. This is love. I mean, there's no such thing as love at first sight. Tapos sabi niya, wait. Ever since I was a small boy, sabi niya, I had a dream girl. I would make a sketch. Oh. This is the way she looked. This is the way she smiled. This is the way she behaved. And I, this sketch I was carrying on since I was young, sabi niya. And all the girls that went by through my life, sabi niya, dumadaan dito sa sketch ko. Eh, hindi tumaumugma, kasi 37 na siya noon. Oh. It did not match. Suddenly you came along, and it matched perfectly. So, it's you're not, the one. It's not love at first sight. I love you all along. Wow! At saka, wow! And so were you also smitten? Was it also love at first sight for smitten you? Smitten naman ako. Kasi naman, hindi na natutulog. Oh. Hindi na makakain. Wala na. Ano? Why? Because of you. In love. Masyado siyang in love na daw siya. Kasi in love daw siya sa akin ever since he was small. Oh, my goodness. I was the love of his life. Ang mga love letters at telegramang ito ang nagpapatunay sa kakaibang pagka-love struck ni Ferdinand kay Imelda. Matapos ang 11 araw na panunuyo ni Ferdinand kay Imelda, nagpakasal na ang dalawa. I've always been the first to admit that Imelda came into my life, touched it with her graceful hands, and I found my destiny. Matapos ang kanilang kasal at honeymoon, ay dito nga sa San Juan Mansion tumuloy ang mag-asawa. Makikita rito ang dating tanggapan ni Ferdinand nang siya'y nagsilbi bilang congressman at senador. Gaya ng ibang bahagi ng bahay, puro bakas na lamang lang nakaraan ang matatagpuan dito. Maraming bagay ang nakadisplay na tila paalala ng kasaysayan, ngunit kung sariwain ni Imelda, ay parang kahapon lamang. Now, also, you will know the success of a person as a leader. They were saying that Marcos was a dictator. A dictator does not consult the people. The 20 years that he was president, 16 elections, plebiscites, referendum, almost every year. And then here, you will see here, the true evidence that a leader is successful is not when you are rich, not when your country is economically, financially doing well and all of that. Not that. It is peace and order. And you will see New York has somewhere 500 per 100,000. Manila has 24 per 100,000. The lowest crime rate in the world was Manila. When Manila was the lowest crime rate, then I knew I was successful. 10 taong tumira dito ang pamilya Marcos bago sila lumipat sa Malacañang nang mahalal bilang presidente si Ferdinand taong 1965. Sinasabing malaki ang kontribusyon ni Imelda sa pagkakapanalo ng asawa dahil sa tulong nito sa pangangampanya sa buong bansa. Bilang isang first family na ang kinagisnan ng 3 anak na sina Amy, Bongbong at Irene. How were you and the president as parents to your children in your family life? Was there a normal life when you were together? It was heavenly romantic life. Oh, heavenly romantic, really? I don't remember having us having yung angry with each other. You never argued, you never fought? Natatampo lang ako kuminsan kasi busy siya, presidente siya, yes, or congressman siya. Between you and the president, sino po ang disciplinarian sa mga bata? Alam mo ako, ang aking pagdisiplina iba eh. Mm-hmm. Hindi ako nagsasabi, oy, kayo maging ganito. Pag ganito, papaluin ko sila. Hindi eh. Ako ang dinidisiplina, kung magdidisiplina ko sa mga anak ko, ako ang magdidisiplina sa sarili ko. Uh-huh. The children follow you, not what you say, but what you do. Ah, okay. Discipline me. Yes, for... By example, by example. Talagang pinipilit ng magulang ko na
maging normal yung upbringing namin. Of course, it would never be normal, but as normal as possible. And my mom was very much conscious of that, that we should not be spoiled, we should not be sheltered. Si malakas at si maganda. Ganyan daw maituturing ang papel na ginampanan nina Ferdinand at Imelda sa loob ng 20 taong pag-upo sa Malacanang. What is our genesis? The cultural genesis of the Philippines is, by a divine whim, a bamboo was split. Together, man and woman was born. Man was called Malakas, and woman was called the Magaga. When I asked Marcos, why did you not implement the death sentence 3 years already after martial law? And even up to the end of his term, from martial law to the end, he never implemented the death sentence to a Filipino. He said, because the art in the use of power, it's never used, it's only felt. Then, when I was asked by the world press, Mrs. Marcos, who's your idol in world history? Cleopatra, Shiva, and all these beautiful, world-known, famous women in history. I said, none of the above. Because beauty is not for conquest, seduction, or prostitution. Beauty is for nurturing, caring, loving, mothering of selfless, endless love. Even death does not diminish a mother's love. Ngunit ang labis na hilig sa kagandahan ang isa sa mga batikos na ibinabato kay Imelda. Sampung taong lamang daw nanirahan sina Imelda Marcos sa mansyon na ito sa San Juan bago sila lumipat sa Malacañang. Hindi na rin siya nakabalik dito para tumira nang umuwi galing Hawaii dahil pagmamay-ari na ito ngayon ng gobyerno. Sa likod ng bahay ay may malawak na bakuran na nooy pinagdadausan ng mga okasyon o di kaya mga pagtitipon at banal na misa. This property covers actually 3 streets, Guevara, Ortega, and then Maud. Oh, I see. That's already a street over there. Oh. And this is, of course, the Fatima. Ah, that's the image of the Fatima. The Fatima that I had, because I had the privilege of bringing her to Russia to open the churches there, both the Catholic and the Orthodox Church. Oh, wow. And where did you get again the image? I had it done by Maximo Vicente. Ah, Maximo Vicente. Here. Yeah, the very popular sculptor. It was done in the Philippines, and then I had it consecrated by the Holy Father, Pope 23rd, in Rome, and then brought it with members of the cabinet, members of the upper house and the lower house, justices, officers, a whole plane load of officials when I officially brought the Fatima to Russia. Bukod sa Russia, marami pang bansa ang napuntahan ni Imelda. Ilan lamang ang Inglaterra, Saudi Arabia, Cuba, China, Estados Unidos at Vatican sa mahabang listahan na ito. Punahin man ng mga kritiko ang labis na paggastos sa mga biyaheng ito. Ayon kay Imelda, ang mga ito raw ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang special envoy ng Pangulo. Nagbukas daw ito ng diplomatic relations sa mga karatig bansa. Ang mga taong kanyang nakapulong ay hindi basta-basta, kundi mga pangalang nakalista na sa kasaysayan ng mundo. So what was your mission? Anong bilin sa inyo ni Presidente? To be friends. Kakaibiganin lang. I had to go and befriend the whole world. I had to go to Mao Zedong, to befriend China, to befriend Russia, to befriend the Middle East. Why? Mrs. Marcos, why? Why? Because Marcos, in his thinking, was not ordinary. When he talked about freedom, it was not just a freedom of speech, of thought, and freedom of movement around the Philippines. He said, a Filipino citizen is born to the world. Okay. So he said, and here we were, even geographically, America, whom we have attached ourselves because of the
ideology of freedom, justice, and democracy. And yet, we were right next door to a communist country, which was a big country, which was only about 50 minutes away. Mm-hmm. We could not afford to fight China because it was so big. Mm-hmm. So the only way was to befriend it. So I went. And I went. Inutusan ako ng ni Presidente. Sabi, yes. Alam mo na ako, akong pampain sa buhay. Ah. Kamukha ni Chairman Mao. Mm-mm. Nung nakita ko siya, oh. Ako, hindi ako talaga pro-communist. No? Yes. Pagkatapos, matanda siya, lalaki siya. So kinuha ko yung kamay niya. Oh. Nagmano ako, oh, the Filipino way. Yeah. Kinuha niya yung kamay ko at hinalikan niya. Ala, pati ba naman ma'am si ano, si Fidel Castro, si Gaddafi. Pinuntahan niyo lahat yun eh. Pinaibigan natin lahat eh. Oh. Kasi sabi ni Marcos, a Filipino citizen is born to the world. Kinaibigan natin lahat yan para all Filipinos will be welcomed. All Filipinos will be welcomed and then they are welcome to work there also. If today, this country is being saved by one major thing, mm-hmm, the OFW, oh, the millions of Filipinos that are able to go abroad, kasi kinaibigan natin lahat. Ma'am, teka muna, makipagchismisan ako sa inyo. Oh. Totoo ba yun nagkagusto sa inyo si Gaddafi? Lahat naman gusto sa akin. Ay, lahat ba? Abay ka ba tayo? Hindi naman si Gaddafi lang. Eh, hindi si Gaddafi daw. Ang ganda namord. Namord by your beauty. Ay, hindi naman. That was what was said before. Siyempre nagpapabeauty tayo, pero mag-a-admire silang ganito. So there is reason why they said that you had become friends pala with Gaddafi. Eh, kaya ang aking mission isa lang, ceasefire. Kasi 35,000 Filipinos had already died, mm-mm, both Islam and Catholics and mm-mm Christians, nagpa-awid sa Mindanao, kaya ceasefire. So unang kinuha ko yung nasa itaas, sabi ko, Gaddafi, sabi ko, Colonel, please, sabi ko, Islam is peace, ceasefire, you're teaching me ceasefire. Okay. Aba, okay agad, okay. No questions asked. Oh. Tapos, Islam is kind. Mr. President, do not divide the Philippines into two, North and South Philippines. Uh-huh. Kawawa naman, we're only 115 miles, katapos 115 square miles. Pagkatapos, sabi kong ganyan, we're 115 islands. Kawawa na, hahatiin mo pa kami. Uh-huh. Islam is kind. Okay. Tapos, sabi ko, Mr. President, sabi kong ganyan, we have no oil. You say, Islam is generous, give us oil. Sabi ko, eto. Okay. Okay, okay. Mr. President, we need more dollars, sabi ko ganun, and we need workers in the Middle East, sabi ko ganyan, kasi hindi naman tayo pinapayagan pumunta doon, kasi mga kalaban ko, no? So, Islam is compassionate, please naman, okay, sabi nila, okay, we will bring Filipinos in the Middle East. Okay. You're teaching me this. Pagkatapos, sabi ko, sir, do not take away Palawan, kasi gusto nila lahat ng Muslim ilagay sa Palawan. Uh-huh. Don't take away Palawan because that is our protection, superpower China, and it's South China Sea, sabi ko. You say here, Islam is kind. Okay. Alam niyo, wow, ang aking mission, one lang. Uh-huh. Lumabas ako, sampu. Sampu? Oo. Bukod sa pagiging isang special envoy, ay naitalaga rin siya bilang gobernadora ng Maynila. Naging pangunahing misyon ni Imelda ang pagandahin ng lungsod at kabi-kabilang proyekto ang kanyang nasimulan. Alam niyo bang ang Cultural Center of the Philippines, Heart Center, Lung Center, Metropolitan Theater, Philippine International Convention Center, Folk Arts Theater at Manila Film Center ay ilan lamang sa kanyang ipinatayo? Sa dami ng mga ipinatayong gusali, binatiko si Imelda at sinabing siya'y may edifice complex o yung taong obsessed sa pagpapatayo ng mga gusali. There will be people who gave you terms like edifice complex. How did you feel about that? Well, it is true also because I was making all this edifice, this big edifice, oh, so and even okay me, okay, even me, my vision of the cultural center was quite modest and all of that. Okay. Ang mga Pilipino, pagka magandang project,
pakialam, gusto sama sila. So okay. Sama. Before I knew it, yes. Yung project ko lumaki. It was bigger than expected kasi everybody, maganda, magandang Pilipino, pagka maganda, sama lahat eh. Mm-hmm. Pakikialam sila. Uh-huh. At saka mas maganda pa sa mga, sa iyong na-visualize. Uh-huh. Kaya ang sarap maging first lady nitong country na ito. Kasi ang gagaling, pakialam basta maganda. Pero pag kami, pangit, huwag ka ayaw ng Pilipino, allergic ang Pilipino sa pangit. No, ma'am, my question is this. Meron pong balita, no, that there is this plan of the present administration to sell these properties. Yes. How do you feel about that? I'm very angry. I'm very sad because this is done for the people. And I did not use government money in building any one of this. Mm-hmm. Believe it or not, the cultural center, for instance, I had a play shown, the Flower Drum Song in Film Life, and in three shows, I made 1 million. What I did with the 1 million, 100,000 I placed at Bancom for a trust fund, and the 900,000 I reclaimed land at 90 centavos per cubic meter. When I was able to reclaim about 5 hectares of land, I had it titled Cultural Center Foundation of the Philippines. And when it's a foundation, the government can support it, the private sector and foreigners can support it. The good, the true, and the beautiful. Yan ang motto ng dating unang ginang. Ngunit ayon sa mga kritiko, nasobrahan daw ata sa beautiful na tila naaaninag sa mga magagarbo at mamahaling sapatos at alahas na di kalaunan ay nakumpisa na rin ng gobyerno. Again, there is the word sinasabi nila, ma'am, that you are just so profligate, so mahilig kayo sa alahas, sa magagandang bagay, sa mga paintings, ganyan, na sobra-sobra daw kung yung mga alahas hanggang ngayon. Yun ang kultura natin eh. Hmm. Alam mo ba yung sinasabi ko nga, pagka ang Pilipino, hindi sinasabi na good morning, good afternoon, buenos dias, buenos tardes, guten morgen, guten abend. Ang sabi, we greet each other, magandang maga, magandang gabi, magandang araw, maganda. We're brainwashed to be beautiful. Hmm. So naaalala niyo ba, ma'am, yung mga alahas na nawala sa inyo na... So what are you saying here, you bought so much for investment? You bought so much jewelries for investment? Oh, it was basically, I was like a mother already of the country. I was going to put it in the cultural center and I told everybody that. And I would have historical crowns because it was going to be the culture. Just like I bought so many thousands of icons. Yes. That's why I built the Metropolitan Museum. Uh-oh. I bought the paintings. That was not for me. The best silver. Para akong nanay na lahat ng masarap, lahat ng maganda, iuwi ko sa anak ko. Mm-hmm. Hindi, you will see, look at my pictures. I have only 2 pictures when I was first lady for 21 years that had a necklace, twice only. The international... film festival and the IMF, I think. Only 2. Mm-hmm. Because my husband would always say, you know, Melda, not for anything, don't wear jewelry. You don't have to gild a lily. Mm-hmm. Kasi, nanonotice ko nga naman, kaya hindi ako nag-wear ng mga necklace and all that mga maraming jewelry. Ang napapansin nila, yung aking necklace, hindi yung mukha ko na nagpaganda na ako. So it did not hurt you that your jewelries were taken by the government? Ganun ba? It didn't matter to you? It hurt me because it was for my people, the people I love so much. You know, in this world, it is wonderful to be loved, but it is more wonderful to have someone to love. Mm-hmm. Ako, mas mahal ko ang kapwa ko kaysa sarili ko. Mm-hmm. Really? So are you saying, Mrs. Marcos, that you would prefer that instead of selling
your jewelries, this will be put in the museum? Because, really, is that what you... I never thought of selling it. I was not going to have a business on jewelry. I was going to put it here to have some kind of a place to set the standard. Why did I buy the paintings of Renoir and all that, Picasso? Why? Because to set the standard, to make our artist world class. Ako talaga hindi ako selfish. Ang dalawang dekadang pamumuno ni Ferdinand Marcos at ang pagpapatupad niya ng martial law ay isang hindi malilimutang yugto sa kasaysayan ng ating bansa. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ang People Power Revolution noong 1986 ang tumapos dito. Kasabay nito ay ang pagbaba sa pwesto ng mga Marcos at ang pag-exile ng kanilang pamilya sa Hawaii. 3 taon pa lamang silang namamalagi doon ay yumao na si Ferdinand dahil sa multiple organ failure. How was the last hours of being with President Marcos during his dying moments? He was giving me strength by saying, "Sweetheart, fear not. All our lives be committed on the side of the right. Like the sun will rise tomorrow, the truth will set us free." Ang pagyao ng kanyang asawa marahil ang bumaliktad sa buhay ni Imelda. Siya ang sumalo ng halos lahat ng kaso na ibinabato sa kanyang pamilya. Karamihan sa mga kasong ito ay tungkol sa pagkamkam umano ng mga Marcos ng yaman mula sa kaban ng bayan. Taong 1990, naganap ang sinasabing Trial of the Century kung saang milyong dolya ang kinwestiyon kay Imelda sa kasong fraud at racketeering. Dito sa gym sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Nakaayos ang mga ito na tila nakaabang sakali mang mga ilangan sila ng ebidensya anumang oras. You're entering the documents of the Trial of the Century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. These are the 350,000 documents used against me. Now, all of that. All the mines, all the banks of the world, 170 banks of the world. And I have the bill of lading. And these are all U.S. government exhibit. All of this. Just to show you the bill of lading, how much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. And then 5 sketches. Lucio started them, all of this. Mm-hmm. Meralco. 2,900 hectares, that greenfields, Alabang. Mm-hmm. That's all ours. I was going to build a satellite city for the poor. So, no, we are not the thieves. These are the people. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country? To the Filipinos? No, not only the Philippines, but the world. So what are you waiting for before you can attain your intention? With this now, we are tied our hands. With the whole press saying we are magnanakaw. We are the magnanakaw coming in Nakawan. Mm-hmm. We are the one who took it. Marcos suffered so much for this. Ang naging depensa raw ni Imelda para maipanalo ang kaso
bago pa man raw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki nang lumaki ang halaga paglipas ng panahon. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's talking of gold. Now it's 1,300, 400, 500, 600, 800, naging iba-iba. Iba-iba. Ounce yan. And we are sitting on gold. You know, I won my case in New York on my 60th birthday. I know, I was there. I covered you. And then you had a small party in that small Filipino pub. Yeah. You know, after the court, everybody went to that small Filipino pub. Punong-punong-puno ng tao. Hindi ka makahinga. Kasi chest to chest na, ang dami-dami ng tao dun sa... Nagkaroon ako ng fun. Eh. Imagine, alone, widowed, orphan, first lady of a third country, winning the case of the century. Okay. Without a penny, I did not have one piece of document or one witness. I could not afford any of them. Pero naghanda na ba kayo at that time, ma'am? May pinaghandaan na ho ba kayo? Na kung sakasakali, ako eh, hindi makonvict ako. Were there already, I am resigned to whatever the Lord has planned for me. Anyway, I have always followed whatever they say about the good, the true, and the beautiful, and that is God being made real. So I followed that path, and if you're in that path, you're in the path of God and the truth. Nobody can touch you. Can you imagine? I have now 986 cases, mm-hmm. and all of them I won. And this case are not filed by individuals, they are filed by governments by the government. Of superpowers. Okay. And I have about 10 more, but I'm not afraid. Mm-hmm. I'm at peace with the truth. Maging ang kanyang dalawang anak na sina Bongbong at Amy ay kapwa may pwesto ngayon sa gobyerno. Mrs. Marcos, you have entered politics again and so has your family. Senator Bongbong is in the Senate. We have Amy as the governor in Ilocos. It's not for the honor or the pride. I've been first lady there and all of that on top of the heap for a long time. No, not for that. It is the privilege for be able to give, to love. Do you foresee another Marcos in Malacañang? Well, I am only happy that my children, in spite of the fact that we have been so persecuted because of politics, the whole family, the children still love the Filipino people and the country. Believe na believe ako sa mga anak ko. Gaya ng kontradiksyon sa bansag sa kanya na iron butterfly, ganun din marahil ang buod ng buhay ni Imelda. Parehas niyang natamasa ang kapangyarihan at prosekusyon, parehas siyang minahal at kinamuhian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tulad ng isang paru-paro, pilit pa rin siyang lumilipad. I did not have the privilege of interviewing Mrs. Marcos in New York because she was really so guarded. But now, I now have the privilege of doing it. Before I retire from my career, And you have the nerve to ask me shocking questions. Are they shocking? Really? Were they shocking questions? Some wouldn't dare. Oh, really? Oh, but I think I would because I am coming with a... clear conscience. I'm in transparency. Anyway, I have nothing to hide. Correct. Let me now thank you very much for this interview. Mm. It has been a real pleasure. Talking with you, and we wish you all the luck in the world for all the good intentions that you have for our people and our country. Well, thank you. I need it. I need it because the Lord intended this to be paradise, mm-hmm. and to be there forever, and gave us His own image, each one of us, and be a great creator, and we can do so much. And that's why I'm praying that
we can really fulfill, and it's doable. If you say it's doable, it is doable. It is doable. Maraming salamat po. Sa nakalipas na dalawat kalahating taon, sinilip natin ang mga bahay at buhay ng mga taong malaki ang naging impluensya sa ating kasaysayan, sa ating kultura, sa ating pagka-Pilipino. Sa pagbubukas ng pinto ng kanilang mga tahanan, makilala natin sila ng lubusan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang panonood at sa pakikinig sa mga hatid kong kwento. Sa mga susunod na linggo po, bagong yugto ang inyong matutunghayan tuwing Martes ng gabi. At inaayayahan ko po kayong sumama sa patuloy na pagsilip sa mga bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse. Ako po si Mel Tianco. Hanggang sa susunod nating pagkikita, magandang gabi po at maraming salamat.